So ayun guys, no, nag-ready ako na isang presentation para sa inyo para maintindihan nyo no, maayos kung ano ba yung proseso ng SSS calamity. At saka dito rin nyo malalaman lahat ng mga importanteng bagay bago kayo mag-proceed sa calamity law. So umpisa na natin siya. Masasalo sa inyo lahat. Again, this is Kuya Juris and I hope magustuhan nyo itong presentation natin and makatulong sa inyo. And if makatulong sa inyo, sana po ay support natin yung channel natin. Huwag niyo pong kakalimutan yun. At tumulong po tayo sa iba para lahat ay makakuha ng calamity law. So, kata tayo dito sa slide number 2. So, nakita niyo dito nakalagay is topics about SSS procedures. So, ano nga ba yung mga pag-uusapan natin ngayong araw? Ito yung eligibility requirements, account registration and error, password reset and recovery, at ang panghuli ay ang calamity law na application. Sa eligibility, dapat ay may account ka online na rehistrado. Ito yung una. So yung pangalawa, dapat meron kang 36 month contributions. So ito ay katumbas ng 3 taong contribution sa SSS. At saka dapat meron kang 6 na buwan na posted o updated na contribution within the last 12 months bago ka mag-file ng application, which is yung calamity law. Pangatlo, dapat ay residente ka ng Pilipinas. Ikaw ay nakatira dito sa Pilipinas. So, sa pang-apat, have not been granted any final benefit, permanent total disability, or retirement. So, dito pumapasok yung mga kababayan natin na nagkaroon ng disgrasya, kaya nagkaroon sila ng permanent total disability, yung mga ganun. And then, sa retirement, ito yung mga police na nag-retired na, mga ganun, o kaya mga nagkatrabaho sa gobyerno na nag-retired na o hindi na magtatrabaho. Karamihan sa mga ganito ay yung mga guro, mga mahal nating guro na tumigil na dahil sa edad, mga ganun bagay. At yung panghuli, must not have an outstanding loan restructuring program o LRP or calamity loan assistance program. Ito yung mga may outstanding loan na hindi nabayaran. For example, is nag-loan ka ng salary loan, tapos bigla kang natanggal sa trabaho, so hindi mo na natuloy yung salary loan, yung pagbabayad mo. Tapos nag-apply ka at nakakuha ka ng trabaho at hindi mo ito dineclare sa inyong employer, so yung employer mo hindi kanya kakaltasan ng bayad mo doon sa salary loan. So, ang mangyayari ay yun, daragdag ng daragdag yung interest na tubo o interest o tubo na kinuha mo sa salary loan at mababaon ka na. I mean, kasi mataas na yung loan amount. So, mangyayari, mag-a-apply ka ng ganito. Sa ganitong bagay, ang pagkakalam ko ay meron silang tinatawag na condonation. Tatanggalin nila yung interest pero magbabayad ka. Parang assistance to ng gobyerno eh. Pero wala akong masyadong idea kasi dito sa LRP. At kung sino man sa inyo na nanonood dito ng ganong kaso, mas maganda po na pumunta kayo mismo sa SSS office para ma-assist nila kayo dito. So dito sa susunod naman is ano nga ba yung mga requirements? Unang-una, dapat meron kang internet. Kasi sa panahon natin ngayon, nire-require na ng SSS na gawin online. Kasi sa crisis na nararanasan natin ngayon sa COVID. So, skeletal force yung mga SSS. So, konti lang yung mga trabahador nila na nag-assist sa atin. So, pangalawa, meron kang SSS account online na rehistrado.
Pangatlo, meron kang dapat device like mobile smartphone o kaya yung computer para makapag-access ka online gamit ang internet. At panghuli, meron kang valid mailing address. O kaya naman, meron kang yung tinatawag nilang unit automated teller machine. So, yung ATM card na na-issue ng SSS sa inyo. Pero kung wala ka nito, okay lang. Basta may valid mailing address ka. So, ang mangyayari doon, kung nag-apply ka ng calamity loan, check yung matatanggap mo kung pipiliin mo yung mailing address. Pero kung meron kang ATM na galing sa SSS at napili mo tong option na to, ibabagsak na lang nila doon yung pera. So, ang gagawin mo, mag-withdraw ka na lang. So, dito tayo sa susunod naman. So, paano nga ba mag-register ng SSS online? So, ito ay ginagawa via website. Pwede nyo gamitin yung mobile browser nyo o kaya naman yung computer browser nyo. So, ang website is sss.gov.ph. So, ayun nga, sinabi ko, mobile browser or computer browser. So, pag magre-register ka, kailangan mo ng SSS number. Tapos, kailangan mo rin alam yung mobile number mo na ginamit mo noong kumuha ka ng SSS number sa SSS office. And then, yung panghuli naman, dapat alam nyo lahat ng detalye yung nilagay nyo nung kumuha kayo ng SSS number. For example, dito yung pangalan nyo, yung apelyido nyo, yung mobile number nyo, yung address nyo. So, dito naman sa susunod na slide. Ito ay isang sample video kung paano nga ba mag-register online gamit ang computer browser. Panoorin natin ito, guys. Yung nakikita nyo, yung sss.gov.ph yung nasa taas, yan yung web address bar. So, ilalagay nyo lang dun yung sss.gov.ph. Tapos, pag nandito nga sa website na ito, lilitaw kasi ito, I'm not a robot na ito. So, gawin nyo, i-click na lang. So, minsan, minsan kasi pag kinlik yan, may lalabas na parang i-verify mo nga. Kunwari, select all box that has a car. So, gagawin nyo, is pipindutin nyo lang yung mga box na may car o kotse. And then, click verify lang. So, pagka nagawa nyo na yun, magkakaroon siya ng green na check. And then, click nyo lang yung submit. Pag nakikita yung submit yun, i-click mo yung number. Ayan. Para mapunta kayo dun sa login page. So, pag pindot yan, ito na yung login page. So, ang kailangan nyo gawin, since wala pa kayong account, kailangan mag-register yung not yet registered in my SSS. Yun ang kailangan nyo pindutin. So, pag pindot nyo nito, dadaling niya kayo dito sa page nito at nakikita nyo naman dito na meron silang limang option. So, pipiliin natin dito, guys, yung pinakamadaling option para hindi na kayo mahirapan. Ang dalawang pinakamadali dito actually yung mobile number registered in SSS. Yan, tsaka yung unit card. Pero karamihan naman sa atin, or majority, palang unit card kasi. So, gagawin natin, pipiliin natin yung mobile number registered in SSS, which is yung pangalawa. Ayan. Pagpunto natin doon, kailangan nilang ilagay yung SSS number nyo sa unang box. Dapat tamang-tama, walang dash, basta number lang ilalagay nyo. Kasi yung iba, nilalagay nila ng dash. So, nagkaka-error sila, hindi sila makapag-proceed. Then, sa sumunod naman na box, meron tayong email address. Yan. So, ang gagawin nyo dito, kailangan pareho. So, kung anong ilalagay nyo dun sa unang box, is dapat pareho siya
dito sa confirm email address. Yung email address na to guys is dapat na-access nyo. Dapat personal yung gamit ito. O kaya naman, kung wala kayong email address pero may kapatid kayo at pinagkakatiwala nyo naman sila, pwede nyo hiramin yung email address nila at ilagay dito. Kasi merong mga members, lalo na yung mga senior citizens natin na wala namang email address. So, I suggest na kung may kamag-anak kayo, may mga anak or may mga apo kayo na marunong gumawa ng email address, patulong po kayong paggawa ng email address para magamit niyo as personal din. So, ayun, i-play natin ulit. So, dito sa susunod naman, ito yung preferred user ID. Sa preferred user ID, ito ay ang isang example. Yan. So, nakikita niyo dito is walang special characters. Ang tanging pinapayagan lang dito is yung underscore. Kasi hindi kayo papayagan ng system kung gagamit kayo ng mga special character kung hindi yung underscore lang. So ayun guys, so sa preferred user ID, pag nailagay nyo na dito yung preferred user ID nyo, isulat nyo sa papel at nang hindi nyo makalimutan. At saka huwag nyo i-share o ipagkakatiwala sa iba yung user ID na to kasi napaka-importante po nito. Tuloy natin yung video. So ayan, so nakikita nyo dito is dapat pareho. Kung anong lalagay nyo sa preferred user ID, pareho dapat na confirm preferred user ID. And then dito naman sa susunod, ito yung apelyido. Apelyido nyo. Ito yung apelyido na nilagay nyo noon tumuha kayo ng SSS number. Tapos given nyo, ito yung pangalan nyo. Ayan. And then, nakikita nyo dito sa middle name, wala siyang asterisk na rin. Pero, I suggest na kailangan nyo pa rin lagyan ito. Tapos, yung date of birth, ito yung kapanganakan nyo. So, ito yung nilagay nyo rin na date of birth na tumuha kayo ng SSS number. And then, sumunod naman yung mailing address. Ang mailing address na to ay napaka-importante kung wala pa kayong UMID ATM kasi dito nila ipapadala yung cheque kung sakaling ma-approve yung loan nyo. So, kailangan ilagay nyo dito kung may number ba yan, kung may room, may floor, may unit, kung may pangalan man yung building. Ilagay nyo ng buo dito yung address nyo. Kasi napaka-importante nito guys. Napaka-critical nito. Para hindi maligaw yung check-in nyo kung sakali. So ayun, pinalagay nyo dyan. Meron naman nakalagay dyan na house, street, subdivision. Tapos kung nasa outside outside ano kayo province, I mean outside Metro Manila, click nyo yung province. Then pipili kayo ng municipality. Tapos pipili nyo yung barangay nyo, hanapin nyo doon. Tapos dito naman is kailangan nyo ilagay yung mobile number na nirehistro or nilagay nyo nung kumuha kayo ng SSS number sa opisina. Tapos makita nyo dito, meron din nakalagay na box na naman na nakalagay school. Verification yan guys, na kailangan nyo ilagay dun sa box na yan. Dapat kung ano yung nakikita nyo, yun ang ilagay nyo. Kung maliit siyang letter, maliit lang na letter. Kung malaking letter, malaking letter ang ilalagay nyo. Tapos yan guys, kailangan nyo lang pindutin yung I accept the terms of service. So, once na naklik nyo yan, pwede nyo i-click yung submit. So, pag naklik nyo na yung submit, dadalhin niya kayo dun sa susunod na page naman. So, ito nakikita nyo dito, ayan, i-click niya yung submit. Ayan. So, pagka-click niyan, pupunta tayo doon sa page na, hintayin lang natin guys.
So ito. So ito yung guys, dadalhin niya kayo dito. Actually wala namang ibang page yun eh. Parang sasabihin lang naman ng system o ng website na i-check niyo yung email niyo. So ang gagawin niyo, i-check niyo yung email niyo. Ano bang email ang i-check niyo? Yung kung anong nilagay niyo dun sa registration form yung kanina. Yun ang i-check niyo. Tapos nakalagay din dito sa email na to yung user ID na ginawa niyo. Ang gagawin niyo lang is click niyo lang yung please activate your account by clicking here. Yung kulay blue na nakalagay na clicking here. I-click niyo lang yan. So pagka-click niyo yan guys, yung dadalhin niya kayo sa SSS website. Rekta na yun guys. Pagagawa niya na kayo ng ito yun. So pagka-click niyo ng click here, dadalhin niya kayo sa website at lalagyan niyo ng password. Maglalagay kayo ng password. So, sa tingin ko meron ako sample dito na niya. So, ito nga yun guys. Ito yung registration email. So, pag kailangan nyo i-click yung clicking here na yan, yun yung link kung saan kayo dadalhin para gumawa ng password. So, ito yun guys. So, nakikita nyo dito, naka-blurred kasi ito. For security purposes, kailangan kong i-blurred ito dito bandang sa user ID na to. Tapos, ang gagawin nyo, lalagay lang kayo ng password dito. Kung ano yung password na ilalagay nyo dito sa preferred password, kailangan tugma siya dito sa confirm preferred password. Tapos, kailangan nyo rin isulat to guys para hindi nyo makalimutan. Tapos, i-click nyo lang yung submit. Ayan. So, pag nagawa nyo yun guys, ang ibig lang sabihin is registered yung account nyo. So, meron naman kasing iba na nakaka-receive ng error o hindi successful yung account registration nila. So, ano ba yung mga error message na to? Yung una yung incorrect maiden name or wrong maiden name, wrong mobile number, o kaya naman ay nakalimutan yung SSS number. At yung pang-apat, yung SSS account already registered. So, pag-uusapan natin itong mga error na to. So, ayun. Umpisa natin sa wrong maiden name. Ano ba yung kalimitan na nangyayari? Bakit nagkakaroon ng ganitong error? So, nangyayari ito minsan, mali yung spelling na nailagay nyo nung kumukuha kayo ng SSS number sa SSS office. Pangalawa, nakalimutan yung ilagay yung maiden name at yung SSS agency ay na-process niya. Parang ganon. So, sa susunod naman, ito. Ito yung sample email ng account registration field. O ito yung tinatawag nilang hindi successful yung pag-register mo. So, sa nakikita nyo dito, nakalagay your mother's maiden name does not match in your SSS records. Ayun ang example. So, guys, ano ba yung solution dito? Ano ba yung kailangan natin? Ang gagawin lang natin is, kailangan meron kang valid email address. Ang valid email address ay na-access mo at nagagamit mo. Pangalawa, meron kang valid ID. Ano ba yung mga valid ID? Mga driver's license, voter's ID, company ID, yung mga ganon. So, ano ba dapat natin gawin pag ganon ang nangyari? So, ang gagawin natin is magsisend tayo ng email kay online service assistance at sss.gov.ph. Tapos, isisend natin to gamit yung active email o yung nagagamit nyo o yung na-access nyo. Tapos, i-attach din natin dito yung ID natin, yung valid ID, plus yung mga personal information natin na inilagay natin nung kumuha tayo ng SSS account sa SSS office. Tapos, gamitin natin yung template na ginawa ko. So, ito yung sample ng template. So, nakikita nyo dito sa taas, ito yung email address ng SSS
Tapos ito yung subject niya, request to register my SSS online account. Tapos, ayan. So, nakalagay din dito kung ano yung sadya mo sa SSS. Tapos, ano yung nangyari. Tapos, hihingi po kayo ng pahintulot sa kanila o request na kunin yung user ID nyo at password at isend nila or i-link. I-link nila doon sa bago nyo email address. So, sa ilalim nun, nakita nyo dito, ilalagay mo dito yung tunay mong pangalan. So, dito, sample is Carlo Dalisay. And then, birth date, yun, kailangan ilagay nyo rin yan. Yung SSS number nyo, ilalagay nyo rin. Yung mobile number nyo, yung active mobile number na yung ginagamit nyo ngayon. Tapos, ito yung email address nyo. Itong email address na to, ito yung kung saan nila ihahatid or isi-send yung user ID and new password nyo. Tapos, i-attach natin yung ID nyo. So, nakikita nyo dito, nandito yung isang sample ng ID. So, fake lang na ID to. So, for presentation purposes po, nilagay ko lang to. Pero, kailangan nandito yung tunay yung ID. Okay. So, sumunod naman na error message yung wrong mobile number, forgot mobile number, link to the SSS account. So, kalimitan nangyayari dito is no longer active, hindi na active. O kaya naman is nasira ng SIM, kaya hindi na gumagana, wala na signal. O kaya naman ay nakalimutan nyo kung anong mobile number ba yung ginamit nyo nung nag-register kayo or kumuha kayo ng SSS number sa SSS office. Hindi nyo matandaan kung anong nilagay yung number doon. So, dito, ito yung sample naman ng email na yung number nyo is not found. So, dito nakalagay, the mobile number you entered is not found in your SSS records. Meron din naman yung your SSS number does not match on your records. So, halos pareho lang yon. So, ano ba dapat natin gawin o solution doon? Kailangan meron kayong, yun nga kapareho lang, may valid email kayo, meron kayong mga valid ID. And then, ano ba yung gagawin natin? Pareho lang nung nauna. So, ang pinagkaiba lang dito guys, yung template. So, nakikita nyo dito, nakalagay is request to register my SSS online account. So, yung mga template na to guys, ilalagay ko na lang sa description ng video na to para makopy nyo na lang kung alin man dito yung na-receive yung email na error sa galing sa SSS. So, ilang araw ba bago nyo ma-receive yung recovery email na yun from SSS? So, normally it's 24 to 72 hours o isa hanggang tatlong araw bago nyo makuha yung email na yun. Kasi kailangan pa nilang mag-investigate o mag-imbestiga para makumpirma nila na kayo ngayon nagmamayari ng SSS account na yun. So, sumunod naman dito yung forgot user ID and password. So, registered kayo pero may account kayo online pero hindi nyo alam yung user ID nyo o yung password. Tapos yung pangalawa, yun nga, yung nag-registered kayo dati pero hindi nyo maalala yung user ID and password nyo. Yung pangatlo, SSS account already registered after registration. So, ito yung nag-register ka tapos nakasib ka ng email at nakalagay is your SSS account is already registered. So, ano ba dapat ang kailangan natin gawin dito? So, dito nakikita nyo, must know the email address used to register the SSS account. Dapat alam nyo kung ano yung ginamit nyo dati nung nag-register kayo sa SSS online account. Tapos, kailangan may access kayo doon sa email na yon. Tapos, ito naman yung email na marireceive nyo
pag nagpa-password reset kayo. Ito yung example nito. So, ang gagawin nyo, i-click nyo lang yung click here para ma-reset nyo yung password. So, ito siya. So, pag-click nyo doon, kailangan nyo lang ilagay dito yung preferred password and confirm preferred password. Doon sa blue arrow, doon yung user ID nyo. Tapos dito sa red arrow naman, dito nyo ilalagay yung panibagong password nyo. Tapos gagawin nyo, i-click nyo lang yung submit para ma-complete na to. So, ito naman guys ang isang sample ng sample video ng kung paano mag-reset ng password sa SSS. So, yun. Pupunta nga kayo sa sss.gov.ph. Ayun siya. Kung nakita nyo, nakabilog siya ng pula. Kailangan nyo ilagay doon. So, sa page na to, kailangan nyo click ulit yung I'm not a robot para ma-confirm na kayo nga ito o hindi to spam. So, gagawin nyo is i-click nyo lang yung box na yan. Ayan. So, nakikita nyo dito, sabi, select all squares with vehicles. So, pipiliin nyo lang dyan sa picture na yan yung mga may sasakyan. Tapos click nyo lang yung next. Tapos dito ulit, kailangan ulit nating pindutin yung mga may vehicles o may kotse o may sasakyan. Tapos yun, pag may green check na siya, okay na yun. Gagawin nyo lang is click nyo lang yung submit. Nandiyan na kayo guys. Ang gagawin nyo is click nyo lang yung member. Itong member button na to para sa mga employed tsaka mga self-employed na SSS members. So, click lang natin siya guys. Tapos, magpupunta tayo dun sa may login page. So, natin dito. Ayun. Ayan. So, nakita nyo dito, user ID and password. So, kunwari is hindi natin alam yung user ID natin ng password. So, click lang natin yung forgot user ID or password. So, pagka-click nyo dyan guys, kailangan nyo lang doon sa unang box ilagay yung SSS number nyo. So, number lang guys, huwag kayong maglalagay ng dash o anumang special characters, basta number lang. Tapos, meron dito nakalagay na word sa box na to na kailangan nyo ilagay dun sa sumunod na white box para ma-confirm na hindi spam o totoong tao yung hindi robot or AI yung nasa website nila. So, pag na-click nyo siya at pag nalagay nyo na yung word na shirt o anumang word ang pinapalagay, click nyo lang yung submit. Tapos yan, nakalagay. We have successfully sent to your email the link to preset your password. Please check your email. Ayan yung guys. So, yung pinakita ko na sa inyo kanina kung ano yung email na ma-re-receive nyo about doon. So, yun natin. So, paano naman kung hindi kayo naka-receive ng email na password reset email? Anong gagawin natin? So, nangyayari to kapag yung email address nyo is hindi siya associated sa SSS online account nyo. Okay naman, iba yung ginagamit yung email. So, kailangan alam nyo yung email address na nilagay nyo noon nung mag-file kayo ng account online. Kaya naman ay wala na kayong access na sa email na yon. Kaya naman nakalimutan nyo na yung password ng email na yun, kaya hindi nyo na ma-access or magamit. So, ayun guys. So, ano ba yung dapat natin gawin? Solution dyan ay same lang. Kailangan may valid email ka. Yung valid email na yon is kailangan nagagamit nyo. Pangalawa, may valid ID kayo.
anong gagawin natin? Mag-send ulit tayo ng email sa onlineserviceassistance@sss.gov.ph. Kapareho lang to guys nung dalawang pinakita ko kanina. So, ayan, ang pinagkaiba lang nila is yung subject ulit. Ang nakawi kasi dito ay request to reset my SSS online account password. So, again guys, yung mga template na ginamit ko rito, ilalagay ko sa description ng video na to para i-copy nyo na lang para hindi kayo mahirapan. Tapos, palitan nyo na lang yung name, birthday, SSS number, mobile number, tsaka yung email address. Huwag nyo i-copy guys yung nakalagay dito na information kasi sample lang to eh. Ilagay nyo na lang yung tunay nyong information dito. And then, ilang araw ba bago ma-reset or ilang araw ba bago nyo ma-receive yung email na yon galing sa SSS. So, same pa rin guys, 24 to 72 hours o isa hanggang tatlong araw. Kasi halangan nila nga nila na mag-imbestiga kung sa inyo nga naman talaga yung account. Tapos, ito yung password reset notification. So, dito guys, i-click nyo lang yung click here. So, same with the password reset. Ganun na ganun yung page nya. Nakalagay yung user ID nyo. At kailangan nyo lang i-enter yung preferred password and confirm password. Tapos, click nyo lang submit. So, ito naman yung pinakahuli guys, yung account lock error. Dito sa account lock error na to, ano ba yung sanhi at epekto nito? So, yung account lock error, yung cost nito ay yung multiple attempts to login. So, pinipilit yung mag-login pero maliit na pala yung naita-type yung password. O kaya naman, merong kang kakilala o kaya naman pinagkatiwala mo yung user ID mo tapos pinipilit niya itong i-login na hindi mo alam. O kaya naman, merong gustong mag-access ng account mo o mag-hack ng account mo. Ito yung mga scammer guys. Kaya dapat lang na hindi nyo ipagkatiwala sa iba yung SSS number nyo. Maliban sa mga SSS employee na nagtatrabaho sa opisina, hindi online. O yun, nakalagay naman dito is sharing of user ID. So, pinagkatiwala nyo, so may record sila. So, pwede nila ito magamit. And then, ano ba yung magiging epekto nito sa inyo? Hindi mo na ma-access yung account mo kasi nakalock na siya. Hindi mo rin ma-update yung account mo online kasi nakalock nga. At kung gusto mo mag-loan, hindi ka rin makakapag-loan kasi nakalock yung account mo. Hindi mo siya pwede buksan. So, ito yung sample ng page na nakalagay is your account is locked. So, pag ganito na yung nakikita nyo guys, huwag nyo nang ipilit. Hindi nyo na marireset yung password niyan. So, ano ba yung solution natin dito? Same, kailangan may valid email ka, saka may valid ID ka. So, pareho lang to guys, kailangan mo lang mag-send ng email dun sa onlineserviceassistance@sss.gov.ph. So, ang pinagkaiba lang nito guys, yung subject ulit. Ang lagay kasi dito is request to unlock my SSS online account. So, ayun guys, ilalagay ko ulit to sa description ng video natin para i-copy nyo na lang kung ganito yung nangyayari or ganito yung case nyo na naka-receive kayo ng account lock error. So, ayan guys, yung info ulit, huwag nyo i-copy to, ilagay nyo po yung sarili nyong information dito. So, ayun. So, again, mag-attach kayo ng ID nyo para mas mabilis po yung proseso ng pag-recover ng account nyo or pag-unlock ng account nyo. So, ilang araw ba bago kayo makareceive ng account unlock email galing sa SSS? Pare-pareho lang to guys. 24 to 72 hours. O kaya ay isang araw hanggang tatlong araw. Para ma-imbestigahan nila. Imbestigahan kasi nila to guys eh. Pero kung valid yung mga sinayin nyo sa kanila at marami kang valid ID na nilagay doon, malamang nasa isang araw lang o 24 hours lang marireceive mo na to. So guys, dito na tayo sa pinaka-exciting part ng presentation. Ito yung SSS Calamity Loan Application Online.
So, marami sa atin nagtatanong kung pwede nga bang mag-apply sa SSS office ng Calamity Loan. So, nung wala pang COVID pandemic kasi guys, nakakapag-loan ka pa ng Calamity Loan sa SSS office eh. Pero ang pinagkaiba nila guys, kailangan mong kunwari may bagyo tapos nag-state of calamity yung lugar nyo, kailangan mo pang humingi ng mga supporting documents from barangay na nasa state of calamity na yung lugar nyo. So ang pinagkaiba dito guys, ito sa online application wala nang ganun. So click-click lang yung gagawin nyo dito, tsaka kailangan nyo lang mag-update ng mga information nyo, lalong-lalo na yung sa mailing address kasi doon nila sisend yung check nyo. So let's start with the SSS Calamity Loan application online. And also guys, bago tayo magsimula pala, meron pala akong video nito sa YouTube account o dito sa YouTube channel na to, na paano mag-apply ng SSS Calamity Loan online 2020. So kung gusto nyo mapanood yung guys, nandyan lang yan, hanapin nyo na lang dito sa channel na to. So ano ba yung requirements? Yan nga yung kailangan eligible ka. Ito yung na-discuss natin kanina, yung eligibility. Tapos pangalawa, meron kang SSS online account. So kung hindi mo nga alam nga yung password mo, nakapag-reset ka, so ibig sabihin ay may SSS online account ka na. O kaya naman successful yung registration mo, so pwede ka na rin dito. Tsaka dun sa mga ginawa natin dun sa pag-email dun sa online service assistance at sss.gov.ph, pag na-recover nyo na yung account nyo dun at naka-receive na kayo, ibig sabihin lang nun may SSS online account na kayo. Kasi yung pangatlo, meron kayo dapat access sa internet. It's either mobile, smartphone, or computer. So paano nga ba mag-apply ng SSS Calamity online during COVID crisis? So ayun nga guys, pupunta lang kayo dito sa sss.gov.ph. Tapos kung naalala nyo kanina yung pinakita ko, yung pinakiklik natin yung mga kotse o yung mga sasakyan, ito yung sa click on captcha to verify your identity. Tapos yung member button, kung naalala nyo yun, click nyo lang yun. Tapos since may account na kayo, syempre alam nyo na yung user ID and password nyo, tatype nyo dun. So pag then isubmit nyo yun, tapos dadali niya kayo sa mismong account nyo. Gagawin nyo lang guys, pupunta lang kayo ng e-services, tapos click on apply for calamity loan. So ang gagawin nyo doon, fill up nyo lang yung form, tapos kailangan nyo ring update yung mailing address kung kailangan. Tapos yun nga, kung meron kayong humid ATM, pwede nyo piliin doon, or mailing address para sa cheque. Tapos accept nyo lang yung terms and condition, click submit, tsaka pag nasubmit nyo na yun, maglalabas naman ng reference number na kailangan yung isulat. Tapos i-check nyo yung email nyo kung may nareceive kayo for approval. Tsaka naman for releasing of the money or yung cheque, makaka-receive kayo ng email dito or text kung okay na ba, kung pwede nyo na bang kunin yung na-loan yung pera. So ito guys, isang sample ng video kung paano mag-apply ng calamity loan. So play natin guys, tignan natin. Yun. So yun nga, mag-login sa SSS. So ito yung guys, sinasabi ko, kailangan nyo lang i-enter yung user ID, tapos yung password nyo, and then click nyo lang tong I'm not a robot, tapos i-click nyo lang yung submit, yung blue button na yan, kulay blue yan. So ito yung sample guys. So nilagay yung user ID ko, yung password ko, may green check na yung I'm not a robot, tapos click submit. So dito guys, nakikita nyo, ito yung page ng account nyo. So gagawin nyo, kiklik nyo lang itong e-services na to, tapos pipili nyo yung apply for calamity loan.
So dito, ayan. So ito yung page na makikita nyo pagka-click nyo dun sa apply for calamity loan. So dito sa loanable amount na to, ang sample dito is 18,000. Ito yung pinakamataas na amount o pera na in-offer ng SSS o kaya na pwede mong i-loan. So, ayan. So nakalagay din dito yung mailing address. Yung sa mailing address nyo. Kung nakikita nyo sa inyo na parang mali yung mailing address nyo, kailangan nyo lang i-click yung ito, itong here na kulay blue na to para ma-update nyo yung mailing address nyo, kasi dito nga nila isi-send yung check nyo. So, kung nagtatrabaho naman kayo, pwede nyo yung piliin yung employer address o kaya yung mailing address nyo. Alin sa dalawa yung may pagpipilihan kayo. Tapos, since ito kasi, ano to eh, employee kasi itong sample na to eh. So, sample lang to guys. So, nakalagay rin dito yung employer niya tsaka yung employer branch location. Automatic na to guys na nakalagay sa system. So, wala na kayong papalitan dito. Tapos, ang kailangan nyo lang gawin, kailangan is na-finalize nyo lahat yung mga information na nakikita nyo dito bago nyo i-proceed sa susunod na step. So, ayun guys, pagka-click nyo ng loanable amount, pwede nyo babaan yan. Nasa sa inyo yan kung magkano gusto nyo i-loan. Pero max lang talaga yung nakalagay doon. Hindi na pwede lumagpas doon. So, ayun. Dito naman, kung gusto nyo i-update yung mailing address nyo, yun nga, i-click nyo lang yung blue button na here. So, pagka-collect natin yan guys, bibigyan kayo ng box. So, ayan. So, makikita nyo dito is, makikita nyo dito yung SSS number nyo, yung pangalan nyo, yung membership type, date of coverage, date of birth, yung home address. So, itong mga puting box na to, hindi nyo pwedeng palitan to. So, ang pwede nyo lang palitan is yung nandito sa online correction section na to. So, pag tinlip nyo itong maliit na box na to, pwede nyo nang palitan yung mailing address nyo. So, alin man dito yung pipindutin nyo is, mawari, pinindot mo itong mobile number. Pag click nyo nito, pwede nyo siyang palitan. Ita-type nyo lang siya dito. Tapos, yung email address siya, ganun din. So, pagkatapos nung guys, nakikita nyo dito, merong next button. Ang gagawin nyo, pag okay na lahat dyan, i-click nyo lang yung next. So, yun guys, yung next button. So, make sure guys na bago nyo click yung next, updated at sigurado na kayo sa mga information na ilalagay nyo. So, ayun guys. So, pagka-click nyo yung next, babalik na kayo dun sa page na yun. I-click nyo lang yung itong I agree to the terms and condition. Tapos, yun nga, lalabas yung terms and condition. Pwede nyo i-download or hindi. Tapos, agree to the terms and conditions, pag na-click nyo yung proceed na yun, ito yung guys, yung proceed na yun. Dadalhin niya na kayo dun sa last page. Ayan. So, ito yung nakalagay na dito yung date kung kailan kayo nag-file. Tapos, yung reference number. Ito yun. Dito yung reference number. So, sa final step naman, kung gusto nyo lang guys, pwede kayong mag-download ng SSS Mobile app. So, punta kayo ng Google Store or Google Play Store. Type ko lang yung SSS Mobile. So, ako kasi na-download ko na to. So, hindi ko na kailangan i-install pa. Yun. So, click ko lang yung open kung na-download nyo na. So, dito guys, maglalagin din kayo kung ano yung user ID nyo at password naman din yung ilalagay nyo dito. So, yun. Click nyo lang yung My Loans para makita nyo yung loan nyo, yung status niya.
Punta kayo dun sa salary loan stuff yan. Makikita nyo dito kung approved na ba, submitted for validation o ganun. So aside dun kasi guys, meron kayong makikita email naman eh. May ma-receive ko yung email ko for releasing na yung pera nyo. So ayun, so ilang araw nga ba ang hinihintay niya para doon sa Calamity Law? So dahil nga sa COVID crisis guys, yung SSS agency kasi meron silang tinatawag na skeletal workforce. So ito yung mga taong tatrabaho kahit sa radio opisina pero limitado lang. Ibig sabihin nito, kukunti lang sila. So medyo nahihirapan sila guys, na nahihirapan sila na i-assista yung lahat. Pero ang na-assured naman kasi nila is kaya nilang gawin to. Pero nga lang medyo may kabagalan ng konti. So ang sabi kasi nila doon sa website nila, yung calamity loan ay posibleng makuha nyo within 2 to 4 weeks. Depende kung gaano ba yung sitwasyon dyan, yung sitwasyon dyan sa lugar nyo. About dito sa pandemic, kung gaano ba kalala yung sitwasyon dyan. So, mayroon namang nakapagsabi na, or mayroon namang mga tao na kakilala ko na nakakuha na sila ng calamity loan nila gamit yung UMID ATM na issue from the SSS. So, nakuha nila yata yun after 1 week, parang ganun, 7 days, 5 days. So guys, reminder lang, huwag yung pagkakatiwala sa iba, ang SSS number nyo, user ID, email address, or alin mang informasyon na konektado sa SSS account. Kasi maaari nila itong gamitin para ma-access yung account nyo. So hindi nyo mapapakinabangan at baka malock yung account nyo. So also, huwag kayong magpapaprocess sa di nyo kilalang tao. Better na kamag-anak nyo siguro. Kuya, ate, anak, apo, ganun. Pero wag sa ibang tao guys. At also, walang sino man na taga SSS agency na nagpa-process ng SSS assistance online. Wala pong ganun. Ang ibig ko sabihin nito, walang tao na nag-aalok ng kami yung magre-register ng account mo, kami yung mag-file ng loan mo, wala pong ganun. So nangyari lang po yung kasi guys sa opisina, ginagawa lahat ng assistance na gano'n, pero online hindi po nila ginagawa. At meron po kasi yung iba na nagpapabayad po sila. Medyo hindi ko po naman po sinasabing nag-i-scam sila, pero once kasi na nag-assist kayo sa mga yon at naningil sila, malalaman nila yung SSS number nyo, user ID, email address na pwede nilang gamitin. So iwas lang tayo sa mga ganun guys. Better na manood na lang kayo ng mga tutorial at gawin niyo na lang sa bahay niyo, kaya sa mobile niyo, kaya sa computer niyo. So maraming salamat po sa panonood niyo dito sa video na to. I hope na marami kong natutunan sa ating tutorial. And please sana po huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe dito sa channel ko para po ma-update kayo kung merong bagong update or bagong video. So ang gagawin ko po nito is i-monitor ko po yung mga nakakuha na ng calamity loan. Kung meron man po, ipopost ko po dito sa video or mag-upload po ako ng panibagong video. So may tanong man po kayo about dito sa topic na yon, mag-comment lang po kayo below and sasagutin ko po lahat yan. So thank you so much for watching guys, and God bless us all, and I'll see you on my next video.